Bonnie, hindi lang pala kayang baguhin ang edad sa devil fruit niya, bagkos ay nababago rin pala neto ang future. Bale, lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1101. At ang unang ang impormasyon sa spoilers ay meron nga daw color spread na lalabas. At ang featured nga dito ay si Vegapunk, yung mga satellite niya, at itong ancient robot. So finally ay na-reveal na rin itong mga official colors nila. Ang sumunod na impormasyon naman ay sinasabi nga na nung time daw na pumunta si Kuma sa Fuchsia Village, bigla daw niyang naalala yung time niya sa Revolutionary Army. Which is sa tuwing magpupunta nga daw sila sa Gowa Kingdom, bigla daw nawawala itong si Dragon. Dahil sa may tinitignan nga daw siyang bata. At kapansin-pansin nga daw yung knowledge ni Dragon patungkol sa buong Gowa Kingdom. May time pa nga daw na nabanggit ni Dragon kay Kuma na ang mga bata daw ang kahinaan ng mga magulang. So itong part nga na to mas naiintindihan na natin itong sitwasyon ni Dragon. Dahil oo nga naman, masyado ngang delikado itong sitwasyon ni Dragon. Since leader nga siya ng Revolutionary Army na number one enemy ng world government. Kaya understandable na nga na dahil ayaw niyang mapahamak ang anak niyang si Luffy, iniwan niya to ng mag-isa para mabuhay sa kung ano yung gusto niya. Pero kahit dumidistansya nga itong si Dragon, kita pa rin natin yung pagmamahal niya kay Luffy. Since lagi nga niya tong binibisita nung kabataan niya. At nung time nga na kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa, dito na siya hinayaan ni Dragon. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers ay nakita daw ni Kuma si Luffy na nagpa-practice ng Gomu Gomu no Battle Axe. Sa mga hindi nakakaalam, ito nga yung atake ni Luffy na pinangtapos niya kay Arlong. Hanggang sa nakatanggap nga daw ng tawag si Kuma sa world government at napansin daw yon ni Luffy. Pero hindi nga daw niya nakita itong si Kuma since nawala na nga daw kagad ito. So sa impormasyon nga na to, malamang na dito na na-realize ni Kuma na si Luffy anak ni Dragon. Sa sumunod na impormasyon naman, sinasabi nga na at some point daw during sa mga panahon na to, dinalaw daw ni Kuma si Vegapunk sa Egghead Island. At dito na nga daw nakilala ni Kuma si Stassi. Bali, ipinakita nga rin na meron na nga daw mansana sa ulo itong si Vegapunk sa mga oras na to. Dito nga pinagpapatuloy daw ni Vegapunk yung pagtaturn kay Kuma into cyborg. Pero hanggang sa makakaya nga daw ni Vegapunk, hindi pa rin daw niya tinatanggal itong consciousness ni Kuma. So itong part nga na to, malamang na dito na nangyari yung scene during chapter 1072. Yung discovery ni Vegapunk patungkol sa kakayanan ng devil fruit ni Kuma na gawing tangible ang mga hindi nahahawakan. Gaya ng mga memories at feelings. Since sa mga oras nga na to, may mansanas na sa ulo si Vegapunk. At dahil nga sa may bandage sa braso itong si Kuma, malamang na dito niya na tiniturn si Kuma into cyborg. Anyway, sa mga oras nga daw na to, patuloy pa rin daw na tumutulong si Kuma sa Revolutionary Army. Pero hindi nga daw siya nagsasalita. At naisip daw nila Dragon na merong dahilan kaya daw ito ginagawa ni Kuma. Which is tama naman sila. Pero kitang kita nga natin kay Kuma na kahit may taning na yung buhay niya o alam niyang malapit na siyang mawalan ng consciousness, mas pinipili pa rin niyang maging mabuti. Dahil kung ibang karakter lang ito, syempre mas pipiliin na nilang maging masama. Since pawala na rin naman na yung buhay nila. Diba? Bale, ang sumunod namang impormasyon sa spoilers sinasabi nga na sa span daw ng paglalakbay ni Kuma at pagsunod niya sa world government bago siya maging fully cyborg, pinapadalhan daw niya ng letter itong si Bonnie. Pero later on nga ni-reveal na hindi daw pala umaabot kay Bonnie itong mga sulat ni Kuma. Bagkos sinisira nga daw ito ni Alpha. Bale, itong si Alpha guys, yung Cyberpol agent na pinakilala sa atin sa last chapter. Siya nga yung kamukha ni Khalifa. So umabot nga daw sa point na nag 10th birthday na itong si Bonnie. Meaning fully healed na yung sugat niya. O magaling na itong Sapphire Scale Disease niya. Pero maski isa nga daw sa letter ni Kuma, wala pa rin natatanggap itong si Bonnie. Kaya naman nag-imbestiga nga daw itong si Queen Dowager Connie. At nakakuha nga daw siya ng impormasyon na itong si Alpha pala kasama na yung iba pang doktor, mga tauhan pala ng world government. Kaya naman nagplano nga daw itong sila
Connie kung paano papatakasin itong si Bonnie sa kamay ni Alpha. So kung maaalala nyo guys ha, sa last chapter nga eh hinihiling ni Kuma na wag daw ipaalam kay Bonnie itong kasunduan nila ng world government. Itong pagpapagaling kay Bonnie kapalit ng pagiging cyborg niya. Kaya naman maski nga itong buong Sorbet Kingdom eh hindi nila alam na mga Cyberpol agents pala itong nagbabantay kay Bonnie. So mabalik nga sa plano para maitakas itong si Bonnie, eh nagdisguise nga daw itong si Bonnie bilang si Queen Dowager Connie. Pinatanda nga daw niya yung sarili niya at dumiretsyong tumakas sa simbahan. Pero later on nga eh narealize daw ito ni Alpha. Kaya naman pinigilan nga daw niya itong si Bonnie at inatake ito. At dahil dito eh nanlaban daw si Bonnie at gumamit ng atake na Distortion Future, kung saan eh ini-imagine daw ni Bonnie na siya si Sun God Nika. Kaya naman lumaki nga daw ang kamay ni Bonnie na similar sa Gear 3 ni Luffy at sinuntok itong si Alpha. At dito na nga daw nakatakas si Bonnie. Bali i-explain nga natin itong part na to. Sa early chapters nga na itong Egghead Island arc eh ginamit na rin ni Bonnie itong atake na to. During nga yan sa chapter 1072 kung saan eh inatake niya itong si Vegapunk. Ipinakita nga na yung katawan ni Bonnie eh nagaya itong katawan ng tatay niyang si Kuma. Since ang main appearance nga ng mga Buccaneer eh malalaki ang upper body at maliliit naman ang lower body. So itong Distortion Future nga eh medyo interesting kung iisipin nyo. Dahil hindi lang pala edad ang kayang mabago ni Bonnie sa isang tao. Dahil maski nga ang future eh somewhat na nababago niya. Kaya pala during SBS eh dalawang version ang ipinapakita ni Oda na future appearance na itong Straw Hat Pirates. Isang future na talagang mangyayari at isang future na mababago kung may mangyayaring hindi maganda. Gaya sa ipinakita sa chapter 1064 kung saan eh tumanda si Luffy na negative ang resulta. So sana nga eh i-explain pa ni Oda itong part na to. Dahil medyo nakakalito pa nga rin to at mahirap ipaliwanag. Anyway, ayan na nga yung spoilers natin para sa paparating na chapter 1101. As usual, itatalakayin na nga lang natin ng mas malalim at mas buo itong chapter na to. Syempre, once na lumabas na yung full chapter. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa full review natin. Kung sakali namang natripan nyo itong video na to, eh huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace! Daiko no mukashi ni itsuka jibun tachi o sukutte kureru to shinjita densetsu no senshi da sonda taiyou no kami Rika iranu mono o touta shita sekai ni shiawase nado natte wa inai ore wa kono sekai o kaete miseru ore wa kisoku ni umarete mazukashi rekishi yori kesu beki tomoshibi wa mata お決まりでしょうか。マリージュアの天竜人どもに伝えてやれよ。自由のためこの船に乗れ。己の運命を選べ。共に戦う意志のある者は生まれて初めての経験だ。さらばだ。